nanay, magandang hapon. Magandang hapon din po. Anong nilalako ni nanay? Lumpia po, sa Kapinoy, balot ang hapon. Ha? Nasaan yung balot? Ngayon ay balot. Po. Mamaya pa po. Ah, so ang bit-bit-bit-bit nyo ngayon ay? Lumpia po. Lumpiang? Gulay. Gulay. Wow, mukhang ang sarap-sarap naman yan. Sayang, yung balot nyo nasaan? Ba't inaiwan? Mamaya nga po. Yung iba nga kahit umaga nagtitinda may dala-dala ng balot. Eh bakit kayo hapon na wala pang balot? Hapon nga po yung pa. May Pinoy. Pinoy lang po yun. Pinoy lang, walang foreigner? Sayang. Malaan din po kasi malaki yung pungunan ko eh. Lagi nagutang lang po ako sa lingding. Sayang kasi may Pinoy kayo, yun ang kinakain ko. Yan yung makain ng balot na yung may sisiw. Oh mga kabayan, meron na naman tayong nasa lubong at sinundan natin nagtitinda ng Shanghai na si Nanay Linda Balyo. Nanay Linda, ilang taon na si Nanay Linda? 59 na po. Muntik na nagiging 39. Oh, bakit ang sipag-sipag ni Nanay? Ilan ba ang pinapakain sa araw-araw ni Nanay naglalako ng Shanghai, ha? Nagkautang po kami kasi ng ano eh, ng pera kaya nangungutang ng pera para may puhunan, ganun. Pinagpagamot ko po, tapos naubos na yung ano namin, kaya ito na. Bakit? Po. Anong sakit ba ni nanay? Kasi po yung asparagus ko po ayaw bumukas. O tapos? Kung ayaw pumasok yung tubig, hindi ako makakain, kaya ang payat-payat. Oh, sa kabila ng iyong karamdaman, nagtitinda kayo. Hindi, kung hindi kayo magpapa-check up or magpapagamot or nagmi-maintenance ng gamot? Hindi naman po kasi sabi po yung nang-imbis ko po sa akin sabi niya wala daw gamot kundi operasyon. Ayaw ko. Ooperahan. Pero ayaw nyo. Takot kayo. Anong sa ginagawang remedyo? Baka bubuka yung asparagus? Yung dito po sa may ano, dulo ng ganimahan. Opo, tapos anong ginagawa para makakain kayo? Para mapasukan? Nakakakain naman din po ako pero pag umano na naman siya, kumipot na naman, hindi na naman ako makakain. Ibig nyo sabihin, may araw na kikipot, may araw na bubuka. So yung paano yung naramdaman? Paano yung nalalaman na pag kumipot, pag bumuka, paano yung nalalaman? Hindi ako makainom ng tubig. Kahit tubig? Hindi ma- Kahit tubig. Halimbawa, iinom po kayo ng tubig, lalabas, babalik. Pero pag open na siya, papasok. Kanin ganun din po. Mahirap po yung kalagayan. So sa isang linggo, paano po nang nangyayari o sa isang araw, paano po nangyayari yung pagkain nyo na ganun po pala ang sistema? Sa umaga po, hindi ako makakain hanggang kahit tanghali, makakain na ako, ganun. Pero minsan naman din, hapon, hanggang kinabukasan na yun, hindi na ako makakakain. Kung kikipot na naman siya. So hindi normal yung pagkain. Pagkain nyo sa araw-araw. Paano pag dalawang araw o isang buwan nakikipot siya, paano kayo, nanay? Mamamatay na ako. Mamamatay na kayo. Kasi nung naikumpain po ako ng tatlong araw at kalahati, yung ano po, yung wala na talaga. Yung pagkain ko na lang yung dextrose ko. Kasi talagang hindi papasok. Anong advice ng doktor nyo, nanay? Yung lang po. Ano ba ang pangmatagalan na gamutan para magiging normal yung kain nyo sa araw-araw? Wala naman sinabi, ma'am, kundi ano eh, operasyon daw. Lang. 100,000 sabi niya. Yan sa Sacred Heart po, imbis na hindi namin kaya, ay kinaya lang naman po namin. Sacred Heart, kasi sa private hospital, medyo mahal nga po yun, nanay. Oo. Hindi nyo nasubukan sa Baguio? Kung meron naman kayong PhilHealth, Meron. Oh, plus indigency pa. And then, pag sa Baguio, magagaling ang mga doktor nila doon. Mahirap o mayaman, equal ang treatment nila doon. No? Plus, mura pa. Mura doon, nanay. Magaling ang serbisyo at dalubhasa ang mga doktor doon. Kaso wala nga pang panggawaan pa ng ano, pamamasa-masahe. Yan ang pinoproblema nyo. Yung pamasa-pamasahe, balik-balik. And then, bukod doon may PhilHealth kayo, no, marami din mga sangay ng gobyerno doon na pwedeng mahingian tulad ng malasakit, number one na sila
nagbibigay ng tulong doon, no? At PCSO, Red Cross, basta marami po doon, nanay. Ang problemahin na lang doon, yung pagkain, sa nagbabantay sa inyo, kasi ang pasyente, meron namang pagkain, plus yung, syempre, halimbawa, magbabiopsi, MRI, yung mga ganun, no? Ay sariling gastos na parang hindi nasagot ng hospital yan, no? Parang ikaw na ang magpapalabas doon, pangbayad mo doon. So, yun lang yun. Kasi kung 100,000, operasyon lang yun, plus doctor's fee pa, kundi more or less nasa 150,000 po yun, plus yung pag-ganun-ganun pa. O ngayon, nanay, may sakit kayo, may nararamdaman kayo, pero katulad nagtitinda na pa rin po kayo ng... Iniinti nga ako makainom kanina na naman. Ganun na naman. Yung kaya wala pang bawas yung tubig nyo. Oo. Kasi kahit nauhaw na kayo, pag inumin nyo ito, ay hindi naman papasok. Mm-mm. Ayaw pumasok. Grabe mga kabayan, no? Kaya ang dami talaga nating mga nanay, mga lolo, mga lola, mga tatay, no? Ang dami kong nakikita, nasasalubong ng mga tulad ni nanay na masisipag, maglako sa maliit na kinikita, pero nandoon yung sipag at tiyaga, no? And then plus, may iniinda, no? May mga sakit sila, pero tuloy-tuloy pa rin po sila sa paghanap buhay. Kaya minsan mga kabayan, no, nalalagpasan ko pero hindi ko matiis sa konsensya na hindi ko mabalikan, no? Kasi parang kailangan ni nanay ng tulong, kailangan ni tatay ng tulong, kailangan ni lola ng tulong, kailangan ni lolo ng tulong. Talagang binabalikan ko yan. Tulad nito, nalagpasan na, no, ang layo na, pero sabi ko, tara, balik tayo. Kasi mukhang hinihila yung sasakyan na pabalikin tayo at makausap natin si nanay. Kaya ito, hindi nga tayo nagkamali, no? Sobrang sipag, may sakit, may iniinda, pero tuloy sa pagtitinda niya. Nanay Linda, nasaan yung asawa mo? Sa Cadiz po. Senior na rin po siya. Anong ginagawa po? Wala, hindi rin siya makatrabaho. Bakit hindi na makapagtrabaho si tatay? Senior na rin po, mami, kasi 63 na. Hindi na siya makakapagtalpintero, ganyan. Dan, so, sa makatuwid kayo yung naghanap buhay? Nasa bahay lang po siya ngayon. Mm-hmm. Yung mga anak niyo po, kumusta? May mga pamilya na rin po. Hindi besla. Meron din po kaming, meron din po ang mga bunso, kaya lang wala naman trabaho. May bunso kayong anak na sa inyo? At ilang taon? 30 na, ma'am. Lalaki? Opo. O bakit hindi nagtatrabaho? O magiging katuwang mo sa paglalako? Or gagawa din siya ng paraan na kahit anong klaseng trabaho na merong kinikita na kahit papaano makatulong sa iyo? Wala namang kumukuha sa kanya, ma'am. Eh. Nagtrabaho din siya nung ano, pero sa kanya walang kumukuha. Baka naman walang kumukuha sa kanya kasi siya din hindi rin naghahanap ng trabaho. Or namimili ng trabaho. Kasi minsan, ang tao, nag-aantay lang kung kukunin, ihahire, paano lalapit ng trabaho kung hindi tayo yung lalapit at magagawa ng paraan at hahanap ng paraan na tayo ay hahanapin natin yung trabaho para kikita tayo. O, kasi katulad yung may iniinda kayo, may sakit kayo, pero pilit yung gumagawa ng paraan. So, ibig sabihin, pag gusto, may paraan. Pag walang gusto, maraming dahilan. O, diba? Nagagawa nyo nga eh, na mahina na kayo, may sakit kayo, nagagawa nyo ng paraan. O, bakit yung anak mo eh, hindi nagagawa? Eh, lalaki pa. Kaya, sabi mo sa kanya, anak, may sakit ako, senior na rin ang tatay mo, please, tulungan mo ako kasi hirap na rin ako sa ginagawa ko. Pinipilit ko, nagsisikap ako para may makain sa araw-araw. Tulungan naman tayo. Ganun ha, nanay. O, kumusta sa paglalako ngayon? Marami na ba tayong benta? Wala pa, ma'am. Wala pa. So, unang ikot nyo pa. Magkano naman yung ganyan mo, nanay? Tagli-lima lang po. Lima? So, ilan ang dala nyo? Mahigit 100 lang po, yaan. Mahigit 100. So, magkano yung 100? Yung puhunan, ma'am? Opo, hindi. Magkano po ito lahat? Ay, hindi ko lang alam, ma'am. Hindi ko. 200 lang yan. 100 lang nga po yan, ma'am. 125. Hindi, 125 pesos lang yan? Okay, sige. Okay, sige. Para ang gagawin natin, nanay, bilhin ko na lang lahat yan para makauwi na kayo, no? At pakibilang na lang.
180. Oh. Plus 10, so 30. 246. So 36 pieces mga kabayan times 5, so 180. So ayan po ang babayaran ni natin ni Nanay Linda. 135 lang ma'am. Ha? 135, 180 po Nanay kasi 36 po 'yan. Lugi na po kay Nanay. O nalugi na po kayo. Ayan, so bigyan na natin si Nanay na 200 para makauwi na kayo at makapahinga na kayo Nanay Linda. Sino pala ang gumagawa nito Nanay Linda? Sa ako na po. Ah, kayo na. So mainam kasi hindi yung bibilihin nyo pa, patutubuan nyo. Ito medyo okay kasi kayo yung gumagawa. So medyo okay yung kita nyo. No? Okay. Tapos iuwi mo yan Nanay yung sampo para iulam nyo mamaya. May ulam kayo sa bahay nyo. Ha? O ito. Ayan mga kabayan, no? Kami ay may pinuntahan. Nakadastil lang ako mga kabayan yung mga Ruhilios natin. Walang uniform yan. Kahit na si Jacoy, oh. Ayan. Wala, hindi naka-uniform yan sila. Tapos nakasama pa namin si Tatay Agoy. Ayun, oh. Kasi may, talagang may lakad lang kami. Eh sabi namin, balikan natin, hindi natiis. At meron namang bit-bit, sinilip namin. Meron namang bit-bit na ayuda na nakahanda na hindi namin naibaba. Kaya mga kabayan, eto, nakahabol pa yung surprise natin para kay Nanay Linda. Pasok mga Rilios! Akong bigas, pakikarga na dito. Salamat, ma'am. Ayan, at hindi lang yan, meron pang assorted groceries. Kompleto ricados na po yan, Nanay Linda. Meron pang isang tray na itlog. At hindi lang yan, meron ka pang 1,000, Nanay Linda. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po. O ano ngayon, pakiramdam ni Nanay Linda na naglalako ng paninda niya, wala pang benta, hindi nasundan ng biyaya. At ito na ngayon, ano sa pakiramdam niyo ngayon, Nanay Linda? Salamat ako ng marami. Salamat. O bakit naman napaiyak kayo, Nanay Linda? Sa tuwa po. Na hindi nyo akalain na napansin ko nga kayo bago namin kayo nalagpasan kanina. Pero nagsimba ako kahapon, sabi ko sana puniyo ba kasi ko pa kasi po ako. Opo, tapos sabi anong dasal niyo po? Bigyan mo naman ako ng kahit konting pag abono ko dito sa ako, sabi ko sinagot naman din niya ako agad dito na nga ngayon nagpapasalamat. Pero ayun. Kahit hindi pa ako bautismo. Ngayon pa lang. Yun ang hiling ko sa kanya. No? Dalawang beses ako humiling pero nung isa iba naman yung hiniling ko, manalo ako ng waiting. Sabi ko, nanalo naman din ako pero isang 10 piso lang yung pinataya ko pero hindi pala pwede yun, masama yun. Sabi opo. Ayoko na yung ganun, nahilingin opo. Yung hindi yung kahapon ano. Nagdasal kayo, biyaya ang hiniling nyo opo. So ito yun, sinigot naman din niya ako agad. Talagang ganun ang pakabait ng Diyos lang. Kaya sabi nga, huwag mawala ng pag-asa, basta kumilos tayo, nandiyan yung Diyos ay handang
tumulong sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos sa araw-araw ng ating paglalakbay, na Nanay Linda. Ayan po mga kabayan, no? Maraming salamat, mga sir. Salamat po. Walang ano man po, Nanay Linda. Si Nanay Linda ay maka-Diyos din, madasalin. Sa katunayan mga kabayan, nagdasal nga daw siya na manalo sa waiting. Nagdasal. At talagang binigay naman daw, no? Talagang nanalo siya 10 piso yung kanyang taya. Pero na-realize niya, masama daw yon. So tinigil niya yon. So ngayon, nagdasal na naman siya uli na sana, no, ay mabigyan ng biyaya kahapon kasi samba nila. Ngayon, kinabukasan, sabi niya, nasagot naman din kaagad at ito yon. O, diba mga kabayan? Laging nabibigyan tayo ng pagkakataon na masalubong, na makita natin sila at mabigyan ng pagmamahal. Kaya maraming salamat po talaga sa ating mga walang sawang pagbibigay. Nakikisa yung ating mga sponsors, subscribers, viewers, YouTube members, viewers, commentators, lahat na nakikisa sa aking munting alikain. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Po tayo. So ayan po mga kabayan, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Marty Silo from USA. From anonymous sponsor, Ma'am Pina Balasi, and Ma'am Zell Travel Blogspot, yung kanyang YouTube channel, please bisitain at supportahan po natin. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po, gabi sa Sol! Bye! Nanay Linda, ingat kayo ha! Opo, ang ipagdasan nyo na naman nanay ay sana yung sakit nyo ay gumaling, no, para makapaghanap buhay kayo ng maayos. Walang imposible sa lahat ng ginagawa natin, basta manalig lang tayo. Ha? At mag-ingat kayo sa daan. Okay, bye-bye, nanay!